piniyang diini Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagaan ng pag-host ng bansa sa 2024 Philippine Strategic Trade Management Summit dahil makatutulong ito upang mapalakas pa ang komersyo at kalakalan sa Pilipinas. May ulat si Bian Manalo. Pagpapasigla ng komersyo at kalakalan tungo sa pag-unlad ng Pilipinas. Ito ang iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa 2024 Philippine Strategic Trade Management Summit ngayong araw. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., makasaysayan ang tagpong ito para sa Pilipinas dahil ito ang unang pagkakataon na naging host country ang bansa sa Trade Management Summit. Naroon din sa summit sina United States Ambassador to the Philippines, Her Excellency Mary Kay Carlson, at iba pang opisyal mula sa U.S. government. This demonstrates our faith in the power of collaboration to improve and secure our global supply chains, as well as to open our doors for trade to flourish, for wealth to grow, and for people to prosper. Sa tatlong magkakasunod na taon, ang Southeast Asia ang nanguna sa global discussions kaugnay sa export control ng strategic goods tulad ng mga ginagamit sa paggawa ng armas. Ayon sa Pangulo, ito ang naging daan para palakasin pa ang ugnayan ng mga bansa sa ASEAN at partners mula sa iba't ibang dako ng mundo. Binigyang diin din ng punong ehekutibo ang kahalagahan ng teknolohiya sa trade management. The world is growing more complex with emerging technologies both in civilian and military fields posing challenges in trade management. The rapid pace of advancement demands us to be more agile, more responsible, and it requires us to address both the speed and dual-use nature of these new technologies. Ito rin ang magsusulong ng kaayusan at seguridad sa buong rehiyon ng Southeast Asia. Nauna nang naglunsad ang pamahalaan ng Strategic Investment Plan na nakatuon para mapatatag ang posisyon ng Pilipinas sa global market. Kaugnay nito, bumuo na rin ng mga pulisiya na magpapatatag sa STMA at pagpapatupad ng mga programa para epektibong makasunod sa mga regulasyon, hindi lamang ang mga border control officer maging ang mga stakeholder. Nagsasagawa na rin ng post-authorization audit, compliance check at compliance consultation ang gobyerno sa pamamagitan ng monitoring at inspection activities. Let this occasion be a reminder to renew important conversations and to reinforce our commitment to creating what we refer to as Bagong Pilipinas that is not only safe and secure but filled with promising opportunities for all. Siniguro naman ni Pangulong Marcos Jr. na ipagpapatuloy ng pamahalaan na i-upgrade ang industry standards at iba yung palalakasin pa ang koneksyon sa pamamagitan ng iba't ibang trade at investment frameworks. Bian Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.